Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong host na si Kuya Bogs. At ngayon po, nandito po tayo sa Ormoc City. Nasa ano tayo sa M4R Farms dito po sa Valencia, Ormoc City. At ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay tungkol po sa langka. More specifically, ang Eviarc Sweet o ang tinatawag ring Abuyog Sweet. Ang ating pong resource person ngayon ay walang iba kundi si Ray Philip Villanesa, na isa po siyang langka farmer na dati pong na awardee ng Outstanding Young Farmer 2010 sa region. Isa po siyang jackfruit expert na mahaba-haba na rin po ang experience. So, hindi na po tayo magtatagal. Ito po ang ating guest, si Philip Villanesa. Gano'n na ba katagal itong farm nyo rito sa, ano, sa Ormoc? Itong farm namin, start kami, parang ano na, ang mga 25 years old. 25 years na? Oo, simula ng pagtanim namin dito sa, ano, ng jackfruit. No, jackfruit. Yeah. So, nagsimula nito yung father mo? Oo, jackamother ko. Bakit naman napili nyo ang jackfruit, as naitanim ang jackfruit dito sa Ormoc? Kasi meron kasing ano, meron kasing programa yung local LGU namin dito sa agriculture na from region na project na plant now pay later. So jackfruit yung ano, tapos nakatiwangwang lang yung lupa namin dati. Walang laman kasi di na kami nagtutubo. Wala na kaming, hindi na kasi medyo bumagsak yung ano, yung presyo ng asukal. Kaya naisipan yung magkano ng convert na lang kami ng mga fruit trees. Mm-hmm. So kaya ganun yung ano, tinanim namin. Tapos first is medyo hindi pa masyadong marunong sa ano kung paano. Sisimula pa lang. Sisimula pa lang, tapos wala pa masyadong ano, kokonti pa lang yung experience ng mga technicians. Mm-hmm. Tsaka ano, tapos yun, bago kasi yung ano eh, dati hindi pa natin alam kung paano alagaan yung langka. Mm-hmm. Yun. Yung ganun. Tapos, mga ilang years na rin yung ano, ilang years din ako nag-observe kung paano alagaan. Mga 8 years, simula ng pagtanim dito. Tingin mo maganda, tapos healthy. Pag kinabukasan, wala na, nag-yellow na. Tapos hindi mo alam kung anong problema. Mm-hmm. So ngayon, meron na. Kagaya ng sakit ng mga phytophthora, mm-hmm, yung mga ganun. Tapos yung fruit fly na ano na, na parang na-solve na yung kung paano i-eliminate yung mga ganun na mga problema. Tapos yung borer, meron talagang problema ng borer. Pero fruit borer. Pero di naman masyadong, ano, di naman masyadong problema yung ano, fruit baller. Yung fruit fly talaga yung problema. Number one talaga yung fruit fly. Oh. Ano, sa tingin na, mo, sa future, ano ba ang mga ano, magiging development dito ng ano, magiging jackfruit capital ba ng Philippines ang ano, Ormoc? Ano, siguro sa variety, galing Leyte kasi yung ano, yung variety. Diyan mo makakuha sa Abuyog Leyte. Anong variety to? Yung Eviarc Sweet. Mm-hmm. O, kasi tinatawag rin nilang Abuyog Sweet. Mm-hmm. Kasi ano yun, certified talaga sa buong Pilipinas, registered insect na ano, na certified na pinakamatamis na langka sa buong Pilipinas. Mm-hmm. Hindi ako nagkakamali, dito na develop yung variety niyan dito sa atin, di ba? Mm-hmm. Doon sa ano, sa research. Sa research center sa Abuyog. Doon na in develop. In cooperation with siguro yung VISCA, yung Visayas. Visayas State University. Mm. Na develop nila itong variety to. At ngayon, ito ay kahit sa Mindanao, tinatanim na rin itong variety to. Oo. Oh. Andito sa Ormoc is, meron silang Jackfruit Association, ano na, Ormoc City Jackfruit Producers Association, or OCGPA. Mm-hmm. So, ito talaga yung jackfruit industry dito sa Ormoc, merong association. Tapos
assisted by the LGU and then also the regional. At tapos, meron ding pumapasok na national at saka mga private na ano, kagaya ng mga UNDP, yung mga national na maano. Binibigyan din nila nila ng suporta. Ng suporta. Kagaya ng after Yolanda, the maraming na damage na ano na jackfruit dito sa Ormoc, kakasimula lang kasing pag-boom. Mm-hmm. Tapos inano ng bagyo. So malaki talaga ng damage. Malaki. So tapos tagal yung recovery. Binigyan kami ng ano ng mga assistance ng seedlings para for replacement ng ano ng mga tanim namin na nasira ng bagyo. Tapos binigyan kami ng processing kasi required ng ano, processing center. Pati yung ano, yung mga machines mm-hmm. na ano, yung dehydrated machines, yung vacuum fry, yung mga sasakyan, na meron silang binibigay na ganun na assistance. Tapos yung mga seminars sa mga baguhan ng mga members. Mm-hmm. Yun, malaki na. Tapos ano naman, ngayon bago lang, meron silang processing plant na na building doon sa Makabog area dito sa Ormoc. Meron na silang ano processing building na talaga. Mm-hmm. Meron na rin sa Samar. Mm-hmm. Hindi lang kay sa Leyte, meron sa Samar si ano si Mike Pedroso. Oh, kilala ko si Mike. Oh, si Sir, yun sa Pioneer. Oo. Tsaka sa ano dito sa Mahaplag naman si Sir Hope. Malaki yung farm nila. Boyabor. Di naman magpapaano, di naman magpapahuli tong Ormoc. Meron ding malaki. Si Ma'am Ruth na Fran. Meron siyang 3,000 hills or 3,000 trees nandun sa ano sa Pung Dako yung area niya. Mm. Tapos meron din siyang area dito mga sa Marhin is Barangay Marhin, meron siyang mga 300 to 500 kapuno. So malaki-laki din 'yun. Dati wala pang Yolanda, yung harvesting niya, yung bunga na hinog na hinog. Weekly harvest siya ng 1,000 na bunga. O yun na, nakwento nga sa akin ni Boy Abort na siyang araw ay nagsiship na papunta sa Manila na kanyang mga jackfruits niya. Nagsiship na sila via transit dito mula Leyte hanggang Manila. Pag pinapadala mo yung langka, lalo na pag sa malayo, depende kasi yun eh. Kasi pag medyo malayo, mahaba yung araw na travel, baka pagdating doon wala na sira na. Dapat sakto yung ano, sakto yung harvest, sakto yung transportation tsaka ano. Mm-hmm. Dapat kasi ganoon. Mm-hmm. Pag malakas na, malaki na ang production, kailangan magbenta na sa labas kasi hindi na ma-absorb nung local na ano. Pero dito economy. Sa ano. Salamat Philip. Mm. Thank you very much to sa ano, pag-visit namin. Sana maulit at sana lumago pa itong industry ng jackfruit sa atin. Ay, hindi lang sa atin, kundi sa buong Pilipinas. Oo, kasi ano, sana naman na ano na mafokusan na yung mga farmer natin kung ano yung talaga yung needs. Mm-hmm. Tapos kung ano yung dapat niya gawin sa marketing. Kung inyo pong nagustuhan ang video, please like and subscribe. At kung meron po kayong ibang katanungan or mga suggestions, ilagay lang po sa comment section.